Para sa bata, para sa bayan, tayo magpapatuloy. Magpapatuloy. Sa edukasyon para sa lahat, tayo ang magsusulong. Magsusulong. Ng kakayahang pansibika at panlipunan, pag-unawa. Magandang araw sa mga ginigilong namin mag-aaral sa unang baita. Halina't samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas. Handa na ba kayo sa ating pagsusulit sa economics? At dyan nagwawakas ang ating aralin sa kontemporaryong issue. Ito ang DETE Radyo Eskwela sa AP. AP. Aralin Panlipunan. Hi! Ako si Ma'am Kismita Femedina Concepcion. Bumabati ng isang mapagpala at magandang araw sa mga mabubuting mag-aaral sa ika-apat na baitang. Ito ang iyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Natutuwa ako na makakasama ko kayo ngayong araw para sa ating talakayan sa pamamagitan ng radyo. Ilang paalala lamang bago tayo tuluyang magsimula? Una, siguraduhing handa ang inyong sarili sa panibagong talakayan na ating pag-uusapan. Pangalawa, siguraduhing nasa tamang lugar upang malinaw at maayos na mapakinggan ang ating broadcast. Pangatlo, siguraduhing komportable ka sa iyong pwesto nang sa gayoy mas maunawaan ang ating talakayan. Pang-apat, siguraduhing nakakain ka na ng iyong umagahan dahil ito ang nagbibigay ng lakas at enerhiya sa buong araw. Bilang paghahanda sa ating aralin ngayong araw, alamin muna natin ang mga mahalagang salita na may kinalaman dito. Ilan sa mga ito ay ang disiplina, batas, aral, suporta, at malusog. May idea na ba kayo kung ano ang kahulugan ng mga salitang ito? Mahusay! Upang madagdagan pa ang iyong kaalaman, ay ating balikan ang kahulugan ng mga salita. Unang salita, disiplina. Ito ay tumutukoy sa kasanayan na nagpapaunlad sa pagkontrol sa sarili, karakter, at kasinupan. Ikalawang salita, batas. Ang batas ay isang alituntunin o patakaran na ginagawa o binubuo ng mga nasa politikal na posisyon para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ikatlo, aral. Ito naman ay nangangahulugang payo, turo, at mga leksyong natutunan. Ikaapat na salita, suporta. Ito naman ay ang pagbibigay tulong o gabay. At ang panghuling salita ay malusog. Ito naman ay tumutukoy sa pangkalahatang kalagayan ng isang tao sa aspekto ng pisikal, emosyonal, mental, at sosyal na kalusugan. Batid kong inyong naunawaan ang kahulugan ng mga salitang nabanggit. Ngayon naman ay inyong pupunan ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Inyo lamang pipiliin ang tamang sagot mula sa kahon. Handa na ba kayong mga bata? Unang bilang, ano ang angkop na salita upang mabuo ang pangungusap? Tama, malusog. Ikalawang bilang, mahusay, nakapag-aral. Ano naman kaya ang tamang salita upang mabuo ang ikatlong pangungusap? Magaling, disiplina. Ang ikaapat na bilang, tama, suporta. Ano naman sa ikalawang bilang? Napakahusay, batas, binabati kita. Iyong natapos ng buong husay ang ating gawain. Ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Kapag ikaw ay nakakuha ng mataas na marka, pumalakpak ng 5 beses at sumigaw ng, ako ay magaling. Kung ikaw naman ay nakakuha ng mababang marka, pumalakpak din ng 5 beses at sumigaw ng, kaya ko ito, hindi ako susuko. Handa ka na ba sa bagong aralin? Ako rin. Ngunit bago iyan, narito muna ang isang paalala. Halina at matuto, gamit ang ating radyo. Pakinggan at unawain, aralin na ituturo. Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiwasan.
magic lamp. Kiskisin ko nga, baka may lumabas na genie. Maligayang araw. Ako ang iyong genie na bibigyan ka ng tatlong kahilingan. Ano-ano ang mga ito? Una, gusto ko ng cellphone, yung touchscreen. Pangalawa, gusto ko ng laptop para sa pagbubukas ng klase. Kailangan daw kasi yun eh. At pangatlo, wifi para sa online class namin. Bata, hindi totoo ang kakailanganin ng cellphone, laptop at wifi sa pagbubukas ng klase. Modules ang gagamitin ninyo. Mabuti nang mayroon kang mastong kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. O heto, ballpen, papel at notebook upang maging karagdagang gamit mo sa pag-aaral. Ah, ganun po ba? Alamin na mga dapat ihanda sa pagbubukas ng klase. Ang mga fake news ay ating isang tabi. Isang paalala mula sa DepEd at nang hipilang ito. Ako'y nagbabalik. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, tayo muna ay magkakaroon ng isang gawain. Ihanda na ang inyong mga papel, lapis at crayola, at susubukin nating ipuhit ang ating watawat. Handa na ba kayo mga bata? Tayo'y magsimula na. Naiguhit niyo na ba ng maayos ang ating watawat? Magaling! Ngayon naman ay ating sagutin ang ilang mga katanungan. Unang katanungan, ano ang sinasagisag ng bawat kulay? Mahusay! Ang kulay asul ay sumisimbolo ng kapayapaan. Ang kulay pula naman ay katapangan at ang kulay puti ay sumasagisag sa kalinisan. Ikalawang katanungan, ano naman ang mga simbolo na makikita rito? Magaling! Ito ay ang araw na may walong silahis at tatlong bituin. Ang panghuling katanungan, ano ang sinasagisag ng bawat simbolo? Tama! Ang araw na may walong silahis ay kumakatawan sa mga unang walong probinsya na nag-alsa laban sa mga Espanyol. Ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Maynila, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Ang tatlong bituin naman ay sumasagisag sa tatlong pangunahing isla ng bansa. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Alam niyo ba mga bata na ang ating watawat ay isang simbolo ng ating bansa? Kaya naman, marapat lamang na ating igalang ito dahil tanda ito ng ating pagkakakilanlan. May naisip ka na bang mga salita na may kaugnayan sa salitang bansa? Mahusay! Maaaring maiugnay ito sa salitang pamahalaan, estado at teritoryo. Marahil handa na kayong matuto ng panibagong aralin. Inaasahan ko na pagkatapos ng leksyon na ito ay matututo kayo sa mga konsepto ng isang bansa. Sabayan ako at isigaw ang handa na ako! Tayo ay mga mamamayan ng isang bansa. Ang bansang ito ay tinatawag na Pilipinas. Tulad ng Estados Unidos, Greece, Japan at Brunei, ang Pilipinas ay bansa rin. Ang mga bansa sa mundo ay napapangkat ayon sa kontinente. May 7 kontinente sa daigdig. Ito ang Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia, at Antarctica. May idea ba kayo kung anong kontinente na bibilang ang ating bansa? Tama! Ang Pilipinas ay nasa Asia, ang pinakamalaking kontinente sa lahat. Ngunit ano ba ang bansa? Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng 4 na elemento ng pagkabansa. Ito ay ang tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o soberanya. Ang unang elemento ay tao o mamamayan. Pakiulit na ito, mahusay! Ang tao o mga mamamayan ang pinakamahalagang elemento sa isang bansa. Sila ang naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa ayon sa bilang ng mamamayan.
Alam nyo ba na ang Vatican sa Roma ang pinakamaliit na bansa sa mundo na may malaking bilang ng mga mamamayan sa mundo? Anong bansa naman kaya ang may pinakamalaking bilang ng mga mamamayan sa mundo? Magaling! Ito ay ang bansang China. Ang ikalawang elemento naman ay teritoryo. Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa taas nito. Ito rin ang tinitirahan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Mga bata, pakiulit ng ikalawang elemento. Magaling! Ito ay ang teritoryo. Ang ikalawang elemento naman ay ang pamahalaan. Pakibigkas nga ito ulit. Mahusay! Ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng sibilisadong lipunan. Ang panghuling elemento ng bansa ay ang soberanya o ganap na kalayaan. Ito naman ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang namamahala sa kanyang nasasakupan. Ang bansang Pilipinas ba ay ganap na malaya? Tama! Ang ating bansa ay may kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinapakialaman ng ibang bansa. Marahil ay may mga pagkakataon na kayo nalilito sa kung ano ang pagkakaiba ng salitang estado at bansa. Tama ba ako, mga bata? Alam nyo ba na hindi lahat ng bansa ay kinikilala bilang estado? Maaaring ang isang pangkat ng mga tao o mamamayan ay may sariling teritoryo o lupang sakop at pamahalaan, ngunit hindi ito maituturing na isang estado kung wala itong soberanya. Kayo'y naliwanagan na ba, mga bata? Magaling! Mga bata, tayo naman ay maglaro. Gusto nyo bang maglaro? Ako rin! Gusto kong makipaglaro sa inyo. Makinig lamang kayo sa aking panuto upang masundan ang laro. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo sa kinauupuan. Makinig ng mabuti sa aking babanggitin. Kumembot ng isang beses kung ito ay hindi kabilang sa mga elemento ng pagkabansa. At kumembot naman ng dalawang beses kung ito ay elemento ng pagkabansa. Uulitin ko, kumembot ng isang beses kung ito ay hindi kabilang sa elemento ng pagkabansa. At kumembot ng dalawang beses kung ito ay kabilang sa elemento ng pagkabansa. Handa na ba kayo, mga bata? Unang elemento, teritoryo. Kayo ba'y kikembot ng dalawang beses? Magaling! Ikalawa, wika. Ito ba ay isang elemento ng pagkabansa? Mahusay! Kumembot ba kayo ng isang beses? Napakagaling! Ikatlo, klima. Kayo ba'y kumembot ng isang beses? Mahusay! Ikaapat, soberanya. Kumembot ba kayo ng dalawang beses, mga bata? Magaling! Ito nga ay isang elemento ng pagkabansa. At panghuling salita ay tao o mamamayan. Ito ba ay isang elemento ng pagkabansa? Magaling! Napakahusay niyo, mga bata. Bigyan ng limang palakpak ang inyong mga sarili. Talaga nga namang naintindihan nyo ng mabuti ang ating talakayan ngayong araw. Mga bata, alam kong handa na kayo para sa ating gawain, tama ba ako? Maglabas nga kayo ng isang buong papel at panulat. Ang ating gawain ay pinamagatang Blockbuster Game, alam ko. Inyo lamang bubuuin ang blockbuster sa pamamagitan ng pagtukoy ng inilalarawan sa bawat pahayag. Naintindihan ba, mga bata? Mahusay, magsimula na tayo. Unang bilang, ito ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ano ang tinutukoy sa pahayag? Tama, bansa. Pangalawang bilang, tumutukoy
Tutukoy ito sa lawak ng lupain o katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. May salita na ba kayong nabuo? Mahusay, ito ay teritoryo. Pangatlo, isa itong samahan na organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at pagpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Handa na ba ang inyong mga kasagutan? Magaling! Pamahalaan nga ang sagot. Pang-apat, tumutukoy ito sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Ano ang inyong nabuong salita? Tama, soberanya. Binabati kitang muli. Iyong natapos ng buong husay ang ating nasabing gawain. Mga bata, ipagpatuloy lamang nasagutan ang mga natitirang gawain sa inyong module. Naniniwala ako na magagawa mo rin ang mga ito ng buong husay. Bago tayo magpatuloy, ating isaisip na ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan kung saan makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa: tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o soberanya. Atin ding tatandaan na ang Pilipinas ay isang bansa dahil may mga naninirahang tao dito. May sariling teritoryo, may pamahalaan, at may ganap na kalayaan. Nauunawaan ba mga bata? Magaling! Alam kong kayo'y sabik na sabik na muli sa mga gawain. Isigaw nga ang hooray kung kayo'y sabik na sa susunod na gawain. Susubukin naman natin ngayon ang inyong talento sa pagguhit. Makinig sa aking sasabihin, gumuhit ng katulad ng flower chart at isulat sa loob ng bawat talulot ng mga elementong dapat mayroon ng isang lugar para matawag itong bansa. Pagkatapos, ay ipaliwanag ang mga ito. Ihanda na muli ang malinis na papel at panulat at simulan na ang nasabing gawain. Naiguhit nyo na ba ng wasto ang flower chart? Magaling! Ano-anong elemento ng isang bansa ang inyong inilagay sa mga talulot nito? Mahusay! Ito ay ang mga tao o mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya, o ganap na kalayaan. Subukin nyo ang ipaliwanag ang mga ito. Ang mga tao o mamamayan ay ang pinakamahalagang elemento ng isang bansa. Sila ang naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. Ang teritoryo naman ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang mga himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Samantalang, ang pamahalaan ay isang samahan na organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng sibilisadong lipunan. Ang soberanya naman o ganap na kalayaan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng pamahalaang mamahal sa isang nasasakupan. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Humanda na sa isang pagsusulit pagkatapos ng paalalang ito. Halina at matuto, gamit ang ating radyo, pagkagan at unawain, aralin na ituturo, patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan, kaya halina sa Radyo Eskwela. Hi! Ikaw si Mara, di ba? Yung laging nalilate sa klase? Ako si Gab. Bakit ka ba laging nalilate sa klase? Kumikit kumulang 7 kilometro kasi ang nilalakad ko araw-araw papasok sa paaralan. Bukod pa ron, kailangan ko munang pakainin ang mga alaga naming hayop.
at papaliguan ang aking mga nakababatang kapatid na papasok din sa elementarya. Tuloy, lagi akong nahuhuli. Pero lagi kitang nakikita sa pangalawang kanto ah. Gusto mo bang sumabay na lang sa tricycle namin araw-araw? Para hindi ka na rin mahuli sa klase. Hihintayin ka na lang namin sa tapat ng bahay para sabay na tayo. Ano, ayos ba? Naku, totoo ba? Maraming salamat kung ganun. Sasabihan ko ang inay tungkol sa magandang balitang ito. Salamat ha! Ano nga ulit ang pangalan mo? Gab, Gabriel. Pagtutulungan ay pairalin, pagiging makasarili ay tuluyang limutin. Isang paalala mula sa DepEd at ng himpilang ito. Ako'y nagbabalik. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng mga maikling pagsusulit. Pumadyak nga ng 2 beses kung kayo ay handa na. Wow! Handang-handa na nga sila. Makinig sa panuto. Inyo lamang isusulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. Handa na ba kayo? Unang bilang, ito ay pahayag na naglalarawan ng isang bansa. Letrang A, ang nasa bansa ay lupaing sakop ng mga dayuhan. Letrang B, ang isang bansa ay tirahan ng mga iba-iba, ang wika at kultura. Letrang C, ang isang bansa ay binubuo ng 3 elemento lamang. Letrang D, ang isang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan, kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wikang pamana, relihiyon, at lahi. Tapos na ba mga bata? Magaling! Pangalawang bilang, tumutukoy sa isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Letrang A, pamahalaan. Letrang B, mamamayan. Letrang C, soberanya. Letrang D, teritoryo. Naisulat nyo na ba ang titik ng tamang sagot? Magaling! Pangatlong bilang, katangian ng soberanya na tumukoy sa kapangyarihan ng Estado para sa mga mamamayan nito. Teritoryong sakop nito at hindi ito maaaring masaklaw ng ibang Estado. Letrang A, palagian o permanente. Letrang B, pansarili. Letrang C, malawak ang saklaw. O letrang D, di na isasalin at lubos. Nasagutan na ba mga bata? Mahusay! Sa pang-apat na bilang, dahilan kung bakit hindi maituturing na bansa ang isang lugar. Letrang A, kapag ito ay pinamahalaan ng ibang bansa. Letrang B, kapag ito ay nakikipagkalakalan sa ibang bansa. Letrang C, kapag ito ay may mga mamamayang naninirahan. O letrang D, kapag ito ay may teritoryo. Tapos na ba mga bata? Ang panghuling tanong, patunay na ang Pilipinas ay itinuturing na isang estado. Letrang A, pagiging sagana sa likas na yaman ng ating bansa. Letrang B, pagkikiisa ng ating bansa sa mga usaping pangkapayapaan. Letrang C, pagiging kasapi ng isang bansa sa mga organisasyong kinikilala ng buong mundo. O letrang D, pagsusulong ng ating bansa ng mga programang nagpapahalaga sa kultura. Diyan nagtatapos ang inyong pagsusulit. Nasagutan niyo ba lahat? Magaling! Sabay-sabay nga nating sabihin sa ating sarili, mabuhay! Para sa iyong karagdagang gawain na makikita sa pahina 15 ng inyong module, ay hinihikayat kita na sagutan ito upang mas lumawak pa ang iyong kaalaman tungkol sa konsepto ng isang bansa. Dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Ako ay labis na nagagalak at naibahagi ko na naman ang aking kaalaman. Sana ay marami kayong mapulot na aral at gamitin niyo ito sa pang-araw-araw na pamumuhay nang sa gayoy, pangmatagalang mananatili lahat ng ating pinag-aralan sa inyong puso at isipan. Mga bata, huwag kalimutang basahin ang mga leksyong pinag-aralan natin ngayong araw ha? Basahin muli ito bago matulog at isabay na ding basahin ang sumusunod na aralin upang makasabay sa ating diskusyon sa susunod.
Sa ngalan ng tagapagsulat na si Binibining Kathleen Joy J. Saet at ng RBR Production Team ng SDO Isabela, ako si Ma'am Kismita Femedina Concepcion, ang inyong gurong panghimpapawid. Aking paalala para sa mga minamahal kong mga bata, huwag mawawala ng pag-asa at maging masaya. Maglaan ng oras sa pagbabasa upang talino'y mahasa. Magandang araw at mag-ingat mga bata! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon! Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan! Kaya halina sa Radyo! Radyo Eskwela!